Inihahanda na ng gobyerno ang muling pagbubukas ng Boracay sa mga turista, pero ang pagpapasok ng mga turista sa isla lilimitahan. Si Ian Jasper Iglesias sa detalye. Pagpupulungan ng Agency Task Force of Boracay ang bagong guidelines sa napipintong pagbubukas ng isla ng Boracay sa mga turista sa darating na Oktubre 26 pagkatapos nga ito dumaan sa matitinding rehabilitation. Ayon kay Department of Interior and Local Government or DILG Undersecretary Epifanio Densing, nasa 99% na ang muling pagpapapasok ng mga turista sa isla, kaya bago ang napipintong pagbubukas ay magsasagawa muna sila ng dry run sa mga local tourists. Ani pa ng kalihim na nasa 55,000 ang estimated capacity na kayang i-accommodate ng isla. Nakabilang na dito ang mga residente, empleyado at maging ang mga turista. 99% na, na matutuloy na ang pagpapapasok muli, no, ng mga turista come October 26. In fact, ang totoo nito magkakaroon ng prior to the opening, para abangan niyo na rin, magkakaroon ng task force meeting, interagency task force meeting ng Boracay ngayon. Tapos pag-uusapan doon primarily ang mga bagong guidelines na nasusundin natin. Maximum carrying capacity ng island is 55,000. I-round off ko na lang, ano. Pero nakahati pa yan sa dalawang klase, no. Sa 55,000, 36,000 for residents and workers and 19,000 para sa mga turista. Naisaayos naman na ang mga drainage system at road system sa isla na nasa 60 to 65% na, at maging ang mga water output na isa sa mga dahilan ng pagsasara ng Boracay. May inalaan naman tinatayang 5,000 rooms ang maaaring buksan at magamit sa araw ng pagbubukas ng Boracay, at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang kasiyahan na malapit sa dagat. Kami ng mga restrictions, halimbawa, bawal ang mga events sa harap, walang lamesa, wala ng table. Kung gusto nyo mag-event sa harap, nakatayo lahat, bawal na uminom. Hindi naman natin sinasabing huwag mag-party, pero magpa-party kayo, doon na kayo sa hotel ninyo. Kasi the reason why a lot of tourists, both foreign and local, are going to Boracay, because Boracay shoreline has been made to become a party place. Nakitaan naman ng maraming paglabag ang ilang establishmento na nasa 2,454 na ang mga nakitaan ng kakulangan ng mga permits at licenses na sinita ng DILG, na kung saan ay nasa 573 lang dito ang compliant, at 471 naman sa mga hotel, resorts at inns na nasa 253 ang compliant. So sinara lang natin yung isla sa mga turistang pumasok. Pero yung isinara na natin, inisa-isa na natin sila. Meron pa kayong mga permits and licenses? Alam nyo, ang nadiskubre namin, nakakagalit, may mga nakapagtayo doon ng mga hotels and resorts, 200 rooms, 300 rooms, 100 rooms, ni walang building permit to start with. Nakapagtayo mo sila ng mga ganun kalalaking mga hotels and resorts na walang building permit. At yung inisa-isa namin, walang mayor's permit since the time that they started operating. Para sa Eagle News, Ian Jasper Elazar, IM1 with 25.